Bilang bahagi ng rehabilitasyon ng Manila Bay, sinimula na ngayong araw ang dredging at yung cleanup operations sa tulyang Tenejeros River. Mahalaga ang naturang proyekto upang mabawasan ang mga pollutants na nakabaon sa ilalim ng tubig. May report si Sandra Samala. Isang tulyahan Tenejeros River sa mga konektadong ilog sa Manila Bay. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, isa rin ito sa pinakamaduming river system na dumadaloy patungo sa luok ng Maynila. Kaya inilunsad ng DNR, iba pang ahensya, katulong ang pribadong kumpanyang paglilinis at dredging operations sa tulyahan Tenejeros River. May lawak ito na 36.4 na nagmumula sa La Mesa Dam sa Quezon City patungo sa Centennial Park sa Nabotas. Sakop naman ng dredging ang 5.25 kilometers mula sa Barangay Catmon sa Malabon City hanggang sa Barangay Bagong Bayan South sa Nabotas. Tinatayang nasa 1.1 cubic meter ang dredge materials ang mahahakot mula rito. Ayon kay Secretary Roy Simatu, mahalagang proyekto na ito para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa ngayon ay nasa 20-30% na ang ahensya sa pagsasaayos ng Manila Bay. Tinalis po na namin, make sure na yung mga basura sa ilalim ng tubig malalan muna doon. Papalitan natin ng sand, white sand yung ilalagay na ano nga naman sand naman, then linisin natin ang quality ng water doon. Malaking bagay din aniya ang flood control project ng DPWH. Kung walang baha ay linilinisan yung tubig pumupunta sa treatment plant. Pero kung nagbaha, nag-automatic kasi magano yan eh. Mag-change kasi punong-puno na yung tubig by that time. Pangunahing mekanismo naman ng isasagawang dredging ang pagbabawas ng mga pollutant na nakabaon na sa ilalim ng tubig. Target ng ahensya na malinis ito sa loob ng isang taon. Matatapos ang pagsasaayos ng buong baywalk sa gitna ng Hulyo ngayong taon. Sandra Samala, para sa Bayan.